Good day guys, welcome to my channel. Today, i-review ko itong aking X-Film Ceramic Clear Tint. After 9 months of use, tingnan natin kung effective pa ba siya. Halika, samahan niyo ako. First day nating experiment, nandito tayo sa BGC. Ngayon is mga 10:30. So, iniwan ko siya sa parking. Tapos, binalikan ko ng mga 12 o'clock. So, try natin, tingnan natin kung maganda ang kanyang heat rejection. Normally kasi pag hindi maganda ang heat rejection, pagpasok mo sa loob talagang ang init, gusto mo agad buksan yung aircon, di ba? So ito, tingnan natin, pumasok tayo. After 2 hours, bumalik ako. And then tingnan natin kung mainit pa nga sa loob. Yan o, hindi ko pa binubuksan yung aircon. Manageable yung heat sa loob, ano? So hindi siya ganung kainit. So ito yung view from the inside. Hindi siya masyadong mainit, no? Actually, hindi ko pa pinapaandar yung makina dito ko sa loob. So, pero binuksan ko lang yung bintana. Tiningnan ko yung upuan kung mainit. Naka-leather seat ako, pero hindi siya umiinit na masyado. Kaya okay siya. Then, in-start ko na. In-on ko yung fan. Sinet ko yung temperature sa 22 degrees. After mga ilang seconds, in-on ko yung aircon to see how fast na siya lalamig. So, looks good still, no? Madali siyang lumalamig. Ayan, no? So, tingnan natin ang view around. Ito yung sa right side. Ito naman yung view ko sa back. So, clear tint yan, no? So, yung light transmission is mataas kasi nga clear tint siya. So nag-drive tayo, lumabas na tayo sa parking to check yung effectiveness ng tint. So yan, ngayon palabas na ako ng BGC, papunta ako ng C5. Ngayon is mga ang oras I think mga 1 o'clock and temperature outside is about 36 degrees centigrade, no. Ano ba importante sa tint, no? Unang-una dapat maganda yung pag-block ng ultraviolet rays. Pangalawa yung infrared heat at saka yung visible light, no. Hindi kung anong mas okay sa'yo, yun ang pipiliin mo na tint. So, it's a combination of those three factors, no? For example, yung dark shade kasi, it makes the glass look sleeker, no? While yung light ones offer a cleaner look. Kaya pinili ko yung light kasi ang concept ko yung clean look. Why ceramic? Ano bang advantages nito? It's more resistant sa scratching than others, ano. Maganda rin yung infrared heat reduction niya. At saka yung ceramic tint provides better glare reduction. Mataas din yung solar heat rejection niya. Saka yung ultraviolet rays rejection. So, tingnan nyo dito, kahit katirikan ng araw, pag hinawakan ko yung aking dashboard, saka itong glass ko, yung windshield, yung heat rejection niya mataas. Actually yung more traditional films, di ba, dati you will find na higher yung kanilang heat rejection with darker shade. Yung mga film na to, they block only UV and visible light to reduce the incoming heat. Okay, second day, bumalik ako sa BGC dito sa parking ulit. Sinasabi ko kahapon, yung older tint, may nadagdag sila ng mga dyes para maging darker yung appearance to reject heat, no?
Pero ngayon, yung sa newer technology pins, meron ng additional layer, yung infrared energy coating built into the system, ano? Pala, anong nangyayari with the modern technology, yung additional IR coating, binablock out niya yung UV, yung visible light, tsaka yung infrared heat. This allows it not only to reject yung greater amount of heat, but ini-eliminate niya yung need for the film to be really dark to get the maximum heat rejection. So ngayon, mayroon ng mga clear shade as light as 80% to 90% na clear film will block equal to or more than the traditional na dark tint, no? So hindi ibig sabihin na the darker the tint, the better heat rejection. May mga tint na ngayon na kasing ganun rin ang heat rejection ng mga dark film. At its price na affordable, maganda rin yung ceramic tint kasi hindi siya basta kumukupas o magpe-fade over the years. Hindi siya yung parang nagkukulay talong kasi yun yung ginagamit, merong dye na kumukupas habang tumatagal, no? So ito, coated siya with ceramic particles. Kaya maganda rin yung ano niya, yung kanyang insulation properties. Okay, pasok ulit tayo sa loob after nakabilad sa araw, mamasok ulit ako. So hindi siya ganong kainit. Yan o, hinawakan ko itong manibela, hindi siya mainit na mainit. Since clear yung tin ko, ang visible light transmission ko is 70%. Yun nga pala yung BLT mo. The higher the BLT, mas maliwanag, ano? Okay, on natin uli yung fan. And then bago natin yung aircon, medyo mahina yung fan. So, i-fan natin mga yan. Number 4, bago ko i-on uli yung, ano, yung aircon. So, ano, sa bagay, bago pa kasi, kaya madaling lumamig. So, just the same, hindi rin talaga nun ang infiltration ng heat. Okay, summarize ko, after 9 months of use, for its price, effective naman siya, hindi siya ganung kamahal, pero maganda yung kanyang performance. Yung iba, masyadong mataas yung expectations. Gusto nila walang init na pumapasok. Hindi naman na pwede yun. So, kailangan pag-aralan mo din yung specifications ng tint. Kasi iba-iba yung percentage ng infrared, yung UV, saka yung VLT. So, you have to balance it with your need. Lately, meron silang measure yung total solar energy. Parang average ng combination ng tatlong factors para mas simple ang classification. So, kung ano yung importante sa'yo, yun ang kunin mo. Yung iba kasi ayaw ng dark tint, yung mga iba gusto. So, yeah. Depende sa need mo talaga. Alright! If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!